Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Runde TV mo. Pastor Apollo Kibuloy ay may hamon kay Senador Ray Sahon Tiberos. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ko ng unting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na ang YouTube channel, Runde TV. May lang ano, Senador Ray Sahon Tiberos ay hinamon nga ni Pastor Apollo Kibuloy na magdebate sila kahit saan, basta wag lang sa Senado. Kaharapin daw ni Pastor Apollo Kibuloy kung itong si Senador Ray Sahon Tiberos ay kakasa sa kanyang hamon na magdebate sila. Wag lang sa Senado kasi nga, baluarte ni Senador Ray Sahon Tiberos yan eh. Itong si Pastor Apollo Kibuloy nga ay pinakita din no, yung record ni alias Rini na sinasabing witness ni Senador Ray Sahon Tiberos. Italagang may mga record pala sila doon, mga kababayan ha. Hindi ito makakalusot si Ray Sahon Tiberos. Hindi ito makapagsinungaling. Kasi nga lahat pala ng mga workers doon ay talagang nakahilira yung mga record. Kung halimbawa, aalis ka sa QOGC, may record ka rin doon na nandoon ka sa mga umaalis. Paano ito maipaliwanag ni Senador Ray Sahon Tiberos na may mga record naman pala? Hindi talaga makagawa ng kasinungalingan itong mga witness nitong si Senador Ray Sahon Tiberos, mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Hindi ba basta? Hindi kayo. Hindi po. Asa po kayo? Ito tour kayo ni Sen po sa office. Galing. Limning ko. Ito yung nerve center ng production natin. 24 hours. Kasi may night. Pwede. Ito pala yung guys, yung Limning. Ano to? Post-production, ginagawa mo dito lang. Ayun, itong post-production, guys. Sana all. Hi, Ma'am Noy. Ito yung Human Resource Department. Yung lahat ng mga workers na mag-a-apply, dito dadaan lahat. Pwede mag-apply dito? Oo, ipaprocess lahat dito. Yung mga nagre-reklamo po? Dito rin. Dito rin. Dito. Lahat ng mga reklamo mo kung ano yung ano mo, dito ka po. Yun, ito rin pala guys, dito dadaan. Ang pag-arrest namin, Board of Administrators. Sige. Patuloy ito. Ito yung parang hearing. Pero kung nag-usapan dito, tulad niyan, yung kingdom, kung ano dapat na gawin ngayon, anong ginagawa ngayon. So, what are you talking about, guys? Sir, with regards po sa ating parking, sa ating opening for Equation 2. Yung parking? Sa parking. And then yung mga traffic flow po. Pag in and out ng mga vehicles from north to south. So, meron po tayong mga provider po ng mga tinatawag po natin rubber cone sa main highway para at least po isang lane na po yung dadaanan natin, ipipila lang po tayo papasok po sa loob. Then exit pa isa lang? Isa lang po para hindi na tayo naka-obstruction dito sa mga highway na dumadaan po. So, sa liwasan yan. Dito yan, dito. Yung opening. Nag-usapan kasi maraming sasakyan yan eh. So, kailangan mausay yung traffic. Akala ko namin, Pastor, Malacanang na. Ito, ganito yung MOA meeting namin dito, Board of Administrators meeting. So, iba't ibang department ang pinag-uusapan, magre-report. Detailed na report yan, ha? Detailed report talaga yan. From finances, from the works, from the planning, to the execution, and then the result. Anong resulta? So, dito niyang pinag-uusapan na ha. So, we have sometimes heated discussions, but we do not fight. Hinahanap lang kung anong talagang dapat na
best solution. Or kita yon magkasundo na lahat then implement. And then they guys ilagay sa aming mga batas, no, yung laws ng kingdom. So dito ginagawa lahat. Pwede po kayo dito magdebate. Pwede dito. Dito po ba, Pastor? Ito yung upuan ninyo at saka ni Risa dyan? Ito mga executive namin nandito. Yung aming executive secretary. May ano yan, no? Gabel. So, ayun, may pamukpok. Formal ang meeting. Pag-open, formal meeting. Parang Robert's Rules of Order. Hindi na-document lahat yun eh. Yung pinapasa sa sec. O ganun ka-organize yung ano namin dito. Mr. Chair. Nakita po ako ni Mr. Chair. Si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros. Doon pala sa loob. Yung kaibigan natin. Dagang salamat. Dagang salamat. Hand ko siya dito eh. Mr. Chair, dagang salamat kayo. Pag-uusapan kami magandang batas. Yan, yan. Na dapat, kung may asawa ka, huwag ka naman po sa iba. 201 documented workers. Lahat dyan. Oo, yung na-release, tingnan mo. Tandiyan lahat. Yung umayaw na sa ministry, yung lumabas na. Nakadocument lahat yan. Ngayon, dito, active ka. Ayan, A, B, C, D, E. Ito, pastor, kaloko lang. Alam nyo, ano? Active yan. Si Abi, active. Abi, o Abi, Abi. Hindi, Abi. Sorry, Abi. Sorry, sorry. Wala dyan, may pakalan ka. May record ka dyan. May record pag active ka. Pagka umarap ka sa komite, maganda yung record mo, naka-record. Pag negative naman, naka-record din. Ayan. Kala namin ni kala siguro nila ang oh, dito. Ganun-ganun lang, no? Daming Abi. Siya pa lang nangunguna rito, Pastora, si Abi. Thousands of active workers. Meron silang 201 record, lahat dito. Kaya yung mga nagsisimis yan, gumaganon, nag-a-accuse na galing dito. Kunin mo lang ang record niya dito kung ano siya. Nandito lahat. Nandito si Rene. Nandito. Ibigay namin record sa inyo. Inungkot niya. Si Maurilio. Maurilio. Alphabetical places, Pastor, no? Naka-alphabetical siya. Oo. Naka-alphabet lahat. Kung gusto mong hugutin yung isang worker na kung anong record niya, kunin mo lang dito. Malalaman mo ang record niya. Aside from these hard copies. Merong mga hard copies to. Meron ding naka-computer. Computers. Hard drive to. Digital, yeah. Digital. Digitalized. Pati yung message ko, meron akong video library doon sa studio kung saan tayo galing kagabi. Apo. Malaking video library ko doon. Up and down. Lahat ng messages ko from the beginning na nag-record, nandun lahat. Intact. Thousands. Intact ka. Umabot na natin ng 50,000 yung message ko. Ani? From the beginning. So ganito ka-organize kami dito. Yan. Alright. Okay. Tapos sasabihin na, kulto daw kami. Kulto mang ganyan. Nakakatawa ka, Pastor eh. Oo. So mabuti na nakikita na natin. Kasi hindi naman sila pupunta. Ibang maliwanag, mga kababayan ha. Ayan, no? Ito po ang mga files. Lahat ng mga active at saka yung mga umalis na. Yung naka-release na doon sa mga box na yun. No? Ayun, yun. Sa dulo pala, yung mga na-release na. Yung mga kaya, inubot natin yung record ni Alias Rene. Uh-huh. 2021 siya, nag-backout as a worker. Uh-huh. Nakita niya si Duterte doon, si Sara. E 2023 pumunta si Duterte doon. Pero wala si Sara. Never once si Sara pumunta sa Glory Mountain. Oh, tingnan ninyo. Pag yung isa mong witness nagsinungaling, sinungaling na lahat yan. A poison apple tree produces poison apples. Oh, di ba? Oh, yung ginawa niyo mga witness, puro mga sinungaling. Yun ang iharap mo sa akin, tapos patutuhanan nila yung sinasabi nila. So it's a joke. Kaya inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions.
Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayo ng dalawa. Wala dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing, pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules, kayo walang rules. Tinatakbo din yung bola sa gusto nyo. Walang dribble, wala kayong foul. Doon naman sa boxing, siya ang boxer, siya ang referee, siya pa rin ang judge. Oh. Siya panalo. Siya panalo. Pastor, may press con si ano eh, si Senator Rizal Ontiveros kanina patungkol dun sa condition mo na 17. Sabi niya mas matindi pa daw yung condition ninyo sa 10 commandments of God. Oh. Para sa kanya. Kasi I am trying to level the playing field. And di level eh. Tapos pupuntahin mo ako diyan and you have all the arbitrary contempt power. Sa gusto mo na lang, side portel, ikaw, oh. Anong laban mo dun? Umalis ka dyan sa court mo. Kung ayaw mo yung kondisyon ko, umalis ka dyan. Magpili ka ng lugar, magdibati tayo. Yung neutral, tapos i-televise natin. Live natin. Kahit magpili ka pa, kahit saan. Anytime, anywhere, didibatihin kita anumang topic ang gusto mo. Ay, ito yung mga in-release na workers. Diba, mga matagal na, pero nandito pa rin yung record nila. Kung gusto sila bumalik, karamihan naman lang yung release, babalik din. Bumabalik nga. Bumabalik din eh. Akala nila yung buhay sa labas, ganito sa dito. Hindi mo alam kung magkano ang bigas, hindi mo alam kung magkano ulam, hindi mo alam kung magkano renta. Libre lahat eh. Simula nga daw, Pastor, nagkaroon ka ng issue. Marami nang gustong bumalik tuloy sa'yo, nakipagsimpatiya sa'yo. Yung mga workers na maraming na nagpa-release, upo. Isang malaking kongregasyon, bumalik lahat. Opo, yun. Mas nakakuha pa ng... workers. Bumalik dahil sa narinig nilang mga issue na hindi totoo. Kasi dito, pagkayo mo na, punta ka dyan sa HRB. May lawyer dyan, merong kinatawan dyan sa committee. Nasabihin sa iyo, the reasons. Gagawa ka ng document. And then, ipirmahan ng lawyer, release mo, mga papers, gano'n. Then, sasabihin sa iyo, saan gusto mong pumunta? Pamabasihan ka pa. Anong gusto mong transportation? Aeroplano? O, magkano yung gusto mong pabaon? Bigay sa iyo. Gano'n yung dito. Pagbalik, pag gusto silang bumalik, may proseso pa rin po? May proseso na naman silang nadaanan. Yung process of coming back. Pero dapat hindi siya nanira sa labas. Pag nanira siya sa labas, tulad nito, ay anathema na yung dito. Mortal sin yung dito. Hindi ka na makabalik. Because you destroyed your testimony. Pero yung hindi lang kaya ang standard. Aalis ako, Pastor, kasi hindi kaya ang standard. Okay, gusto ko magtrabaho sa labas. Okay yun. Tulad ng isang malaking congregation na bumalik. Mga siguro, mga more than 100 sila eh. Di ba? Bumalik. So, hindi nanira yun. In fact, silang natatanggol ngayon. So, ipaprocess yun sila kasi gusto bumalik na lang. O, ganun dito. Pagpasok mo, may proseso. Paglabas mo, may proseso. Pagbabalik. O, walang sapilitan. Yun ang policy ng kingdom. No one is forced to do anything against their own will. Pag sinabi mo, ayoko na dito, ipaprocess ka agad. Kasi kung mananatili ka ng isang araw, ayaw mo na, kidnapping na yun. Ayun. Apo. O, para ka nang kinikidnap. Oo, totoo po. Hindi ka pwede pigilan. Oo. Labas ka na. Apo. I-process ka kagad kung saan mo gusto. Mm-hmm. O, pagpasok mo naman, kusang lobo eh. Magiging ginigalitin siya, Pastor, yan, di ba? Paglabas mo, kusang lobo rin. Walang pipilit sa'yo. Kaya sinabi ko, laki ng gate dyan, no? O, hindi kayo pinipilit dito. Walang satelitan sa kingdom. That is against my own personal policy of life. Ako ayokong pinipilit. Ayoko yung tinatakot ako. Tama po. Kaya inaway ko itong NPA. Kaya inaway ko itong gobyerno ito. Mafia eh. Namimilit eh. Nananakot, namimilit. O, sinabi ko sa mga NPA doon sa bukid, sa Glory Mountain, ginagaya ninyo ako sa iba na paluluhurin, tapos ilalagay niyo yung baril dito. Naku, huwag niyong gawin yan. Magkakamatayan tayo. Iyon ang ano, si Pastor Apolo Kibuloy. At may hamon nga kaya Senador Rizal Ontiveros na magdebate sila.
kakasa din naman kaya itong mga si Senador Rizal Tendero. So tingin ko dito kakasa. Dahil wala ito, lalamunin ang buhay ito ni Pastor Apolo Kibulo itong si Rizal Tendero. Wag lang sa Senado ha, kasi nga panalo si Rizal Tendero pag sa Senado. Kasi baluarte niya yan. Yun ang ano, itong mga member pala ng KOGC ay talagang naka-organize yung mga pangalan doon. Nandun pa nga si Abby. Si Abby at saka si Rizanti. Biro lang. Palabiro din pala itong si Pastor Apolo Kibulo. Yun ang ano, napakaganda ng Kingdom of Jesus Christ. Napakalawak nito. Talagang yung mga empleyado doon ay magagalang. Napakarami namang nagasa ni Pastor Apolo Kibulo. Napakarami babae doon. Yun ang ano, itong si Rizanti. Biro lang natin kung ano ba yung sagot. Sa amo ni Pastor Apolo Kibuloy na magdebate sila at yung sinasabi naman itong si Alias Rini na pumunta sa Glory Mountain si Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte ay hindi naman daw talaga pumunta itong si Vice Sara doon sa Glory Mountain at yung tao naman na sinasabi ni Alias Rene ay mali-mali din. Kaya puro sila mali. Yun ang ano, hanggang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout! May internet na ba? Wala pa rin internet tayo mga kababayan. Shoutout na lang ha sa lahat. Wala tayong internet na wala yung internet to internet connection. Hanggang dito lang muna at once again, this is from the TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.